What's up, humans? Dream here again. Kamusta kayong lahat? So, nandito na naman po tayo sa isa na namang video. Pero bago ko umpisahan, gusto ko muna magpasalamat sa aking mga subscribers. The best kayong lahat. Sana dumami pa kayo dyan. So, ayun na nga. Yung topic natin today ay napaka-espesyal. Alam ko na nakita nyo naman na yung title. So, yan ang pag-uusapan natin ngayon. So, wag na dating patagalin pa. Let's get it on. Bago ko pala ituloy, gusto ko lang sabihin sa inyo na ang title na yan ay peke. Bakit peke? Kasi hindi po yan yung original title. So una kasi talaga, yung naisip kong title is Dubai versus Philippines. Kaya lang naisip ko, yung Dubai, hindi naman siya country, hindi naman siya bansa. Tapos i-compare ko siya sa Pilipinas, which is isang bansa. So, pinalitan ko na lang. So, Dubai versus Manila na lang. Kasi yung Dubai, hindi naman talaga siya bansa. Masyado lang siyang sikat, kaya lagi yung Dubai yung naririnig. So, yung Dubai po ay isa lamang city or emirates na nasa loob ng bansang United Arab Emirates. Yung United Arab Emirates, yun yung bansa. And yung Dubai, para lang siyang Cebu, Davao, Manila, dyan sa Pilipinas. So ngayon, balong nyo na. Simulan na natin. Number 1, yung weather dito sa Dubai, para lang din siyang sa Pilipinas, tropical. Meaning mainit kasi ang UAE ay malapit din sa equator. Pero ang malaking pagkakaiba ng Dubai at Pilipinas ay dito sa Dubai, walang rainy season o walang tag-ulan. In fact, napakadalang umulan dito sa Dubai. Minsan lang sa isang taon or minsan sa isang taon, wala talagang ulan totally. At kapag umulan dito, ambon-ambon lang, sobrang gapatak lang talaga. Hindi katulad yan sa Pilipinas na talagang bumabagyo, talagang bumabaha. Pero alam niyo ba na bumabaha din dito? Dahil nga ang bansa na to ay hindi naman talaga tinatamaan ng matinding ulan. So yung drainage system dito, mahina lang. So kapag umulan dito ng medyo konting may lakas, bumabaha agad sa kalsada. So dito, dalawa lang din ang klima. Summer and winter. Pero yung winter dito, hindi naman yung nagyayebe talaga or yung nagyayelo. At isa pang malaking pagkakaiba ng Dubai sa Pilipinas, dito sa Dubai, kapag summer, sobrang init talaga. As in, walang oras na malamig. Kasi diba dyan sa Pilipinas, kapag summer, sobrang init lang dun sa mga certain times. Like, kapag katanghalian tapat, pagpatak na ng mga alas 4, alas 5, alas 6, lumalamig na, nawawala na yung init. Dito hindi. Buong araw, buong gabi, mainit. Madalas nga pagka lumalabas kami ng gabi, pinagpapawisan talaga kami, talaga yung pawis namin. Kasi nga, sobrang init pa rin. So, yung summer dito sa Dubai ay from April to October. Tapos, November to March, yun na yung winter. Kaya yun yung mga buwan na masarap talagang pumunta dito or masarap gumalagala dito sa Dubai kasi malamig talaga. Number 2, gaya dyan sa Pilipinas, marami ding Pilipina dito. Honestly, hindi lang mga Pilipino, kundi iba't ibang lahi yung mga tao dito sa Dubai. Dahil nga, open country ang UAE, so lahat ng race or lahat ng lahi ay welcome dito. Especially nga yung mga kabayan natin, mga Pilipino, marami talaga dito. Actually, na-invade na talaga natin mga Pinoy itong Dubai. Kasi kahit saan ka pumunta, may makikita ka talagang Pinoy. Mag-CR ka, may Pilipino. Bumili ka ng ticket sa metro, Pilipino ang cashier. Kumain ka sa restaurant, Pilipino ang waitress. Sa mga opisina dito, reception pa lang, Pinay. Kahit dito sa current world ko ngayon, parang nasa 70-80% ng population ng company namin is mga kabayan talaga. Yun yung kagandahan lang dito sa Dubai. Hindi ka masyadong ma-homesick kasi ang dami mo talaga makikita ang mga kabayan mo. Hindi mo masyadong mararamdaman na nasa ibang bansa ka. And that leads us to number 3. Kaya maraming Pilipino dito sa Dubai ay dahil marami ang pumunta dito at nakikipagsapalaran ng mga kababayan natin. Bakit? Dahil napakalaki ng pagkakaiba ng amount ng sahod dito kumpara dyan sa Pilipinas. Dito, kahit ang posisyon mo sa trabaho ay entry level lang sa opisina, cashier or service crew sa fast food chain, or kahit cleaner ang makuha mong trabaho, pwede mong makuha ang pinakamaliit na sahod na 2,000 to 2,500 dirhams. Na kapag i-convert mo sa Philippine money, ito ay nagkakahalaga ng 28,000 to 36,000 pesos. Biruin mo yun. Ang laki nun para sa ganung posisyon. Kasi diba dyan sa atin, normally, kapag ganung mga posisyon, nagre-range ang mga sahod sa minimum. Or minsan nga, below minimum pa. And naaalala ko, yung naabutan ko ng minimum dyan sa atin is nasa around 400 pesos per day. So that's 12,000 monthly. Ang laki ng difference, di ba? Dito sa Dubai, kahit entry level lang yung position mo, pwede ka pa rin sumahod ng pangsahod ng nasa managerial position dun sa Pilipinas.
Kaya no doubt, marami talaga tayong mga kababayan na nakikipagsapalaran na pumunta dito sa UAE para magtrabaho. Number 4, alam nyo ba dito sa Dubai walang tax-tax, walang VAT-VAT? At alam nyo rin ba na yun ay until 2017 lang? Aww. Dahil na-implement na this 2018 yung VAT dito. Ang swerte diba? Kung kailan dumating kami dito saka nagkaroon ng VAT. Tingin ko nga may balat ako sa puwet eh. Wait lang, tingnan ko. Ayun, natingnan ko na wala naman. Pero yung VAT dito, sobrang liit na porsyento lang. 5%. Compared dyan sa Pilipinas na 12%. At dyan sa Pilipinas, halos lahat may VAT. Ang kagandahan dito sa Dubai, walang VAT ang income. So, ang sahod dito, walang kaltas, walang VAT. Ang may VAT lang dito ay yung goods and services. So, yung mga pagkain ang nabibili mo, yung kuryente dito, yung tubig, yan yung may mga VAT. Internet. Number 5. Napakamahal dito ng renta. Kung dyan sa Pilipinas, sa halagang 3,000 to 5,000 pesos, makakarenta ka na ng isang buong room. Minsan, may kasama pang CR na sarili at kusina. Dito, maniniwala ba kayo? Pagka sa halagang 30,000 pesos. Room pa lang. Parang itong inuupahan naming room ngayon. 36,000 pesos ang upa namin dito sa room. Pero wala pa kaming sariling CR, wala pa kaming sariling kusina. So, common yung CR at kusina dito. Pero doon naman sa 36,000, kasama naman na doon yung kuryente, tubig, internet at gas. So, hindi na rin naman kami lugi kasi tatlo naman kami naghahati-hati, tatlo naman kami dito sa room. And yun nga, all-in naman na siya. Kasi yung sa iba dito. Sa ganung rate, minsan wala pa rin yung kuryente, wala pa rin yung tubig. So, babayaran pa rin yun ng bukod. So, dito naman all-in na. So, yoske na rin. Okay, number 6. Nabanggit ko kanina na super duper init dito sa Dubai, lalo na pag summer, diba? So, lahat ng establishments dito, required na merong aircon. Yes, ultimo mga public CR dito naka-aircon. At hindi lang basta yung aircon na aircon-airconan, na parang nagbubuga lang ng konting lamig. Pero mainit pa rin. So, dito talaga yung mga aircon talagang malamig talaga. So, kahit mga maliliit na stores lang yan, naka-aircon yan. At ultimo yung mga bus stops dito, aircon talaga yan, guys. At syempre, yung metro station dito, sobrang lamig talaga. Simbahan dito, may AC. Kasi diba dyan sa atin yung mga simbahan, madalang yung may aircon talaga. Madalas ventilador lang na malaki, diba? Dito hindi talaga kakayanin kapag hindi naka-aircon ng isang establishment dahil sobrang init. So, number 7. So, ito na yung huli natin. At ito yung napakalaking pagkakaiba ng Dubai or ng UAE sa Pilipinas. At ito yung medyo mahirap tanggapin. Bilang ako ay isang miyembro ng LGBT community, hindi po open dito ang third sex. Dahil alam naman po natin lahat na ang UAE ay isang Muslim country. So, napaka-sensitive po ng issue na to, issue ng gender. Dito sa bansang to. And aware din naman po tayo na kinikilala lang nilang gender ay babae at lalaki. So, madaling salita, bawal dito ang tomboy at bakla. Aray, diba? Nagpansin ko rin sa mga lahi dito, hindi sila aware dun sa fact na nag-i-exist yung mga kagaya namin. Hindi sila aware sa third sex. Hindi nila alam na ang babae pwedeng maging kilos lalaki or pwedeng magdamit lalaki. Di gaya dyan sa Pilipinas, diba? Very common kapag ikaw may nakita kang babae na gupit lalaki, pormang lalaki, alam mo na agad. Uy, tomboy siya. Or vice versa sa lalaki, kapag may nakita kang lalaki, nakagdamit pang babae, yun, alam mo agad na gay siya. So, dyan sa Pilipinas, tanggap agad. No big deal. Dito, sobrang big deal. So, mag-iingat ka talaga sa mga susuotin mo. Like me, personally, very ingat din ako sa mga sinusuot ko. Although, oo, yung mga suot ko is hindi talaga pang girly. And yan, nagtatali ako ng buho kahit pag lumalabas ako. Pero, hindi kagaya nung nasa Pinas ako. Talagang over yung forma ko na talagang panlalaki. And yung buho ko talaga dyan sa Pilipinas, sad-sad. Dito, hindi. Hindi ko talaga yung magagawa. Kung nakikita nyo naman, di ba, yung buho ko, mahaba yan. So, tinatali ko lang yan. And kapag pumapasok po ako sa opisina, girl po ako. So, yun nga, kapag tomboy ka or bading ka, at nandito ka sa Dubai, hindi ka free na ilandad yun sa madlang people. Kasi kapag ginawa mo yun, mamatahin ka ng mga tao. Tititigan ka talaga nila mula ulo hanggang paa. And worse, pwede ka pang mabaladiya at makulong. So, ingat-ingat din ako pag may time. So, yun nga, yun ang malaking pagkakaiba ng UAE sa Pilipinas. Kung dyan, sobrang open ako kung ano talaga ako. Dito, hindi talaga pwede. Well, ganun talaga. Mahirap, pero kailangang matiis. Dahil kailangang kumain para sa pamilya and para sa pangarap. At dito sa Dubai ko napiling magtrabaho, so kailangan tanggapin ko yung mga consequences like this, right? And isa pa, hindi na rin naman ako magtatagal dito. Oo
bukas na uwi na ako eh. Charot. So yun lang, hindi ko na rin naman iniisip masyado yung ganung fact. Ini-enjoy ko na lang yung buhay dito sa Dubai. Basta alam ko na wala naman akong ginagawang masama, nagtatrabaho ako ng marangal. Alam ko na God is for me and hindi ako papabayaan ni Lord. So tapos na tayo sa topic. So yun na yung mga pagkakaiba at pagkakatulad ng Dubai sa Manila or sa Pilipinas. Yan po ay based so far sa mga na-experience ko dito sa Dubai. So currently, I'm here for 1 year and 5 months. So I know, napakarami pang pwedeng pagkakatulad ng Pilipinas at dito sa Dubai. For now, ito lang muna yung may share ko sa inyo. Yun, sana naging informative naman tong video na to para sa inyo and sana may nakuha, napulot naman kayo kahit papano. And sana nag-enjoy kayo. So kung meron man dyan na mga nanonood ng mga kagaya ko, mga kabayan ko dito sa Dubai, hello hello sa inyo. Sana subscribe nyo ako and maybe we can collaborate or we can go out. Or kung meron naman dyan na currently nasa Pilipinas and gustong magkaroon ng idea tungkol dito sa Dubai or kung paano pumunta dito, message nyo lang ako. Nandyan lang sa tabi-tabi yung mga links sa social media accounts ko. And pwede rin kayo mag-comment dito sa video na to. Yun, sasagot naman ako. And soon, for sure gagawa rin ako ng video about dun sa topic na yon. So for now, yun lang muna. Maraming salamat sa panonood, guys. Sana nag-enjoy kayo. Kung bago ka lang dito sa channel ko, sana subscribe mo ako. Marami pa akong mga videos niya upload. So stay tuned lang. Hanggang dito na lang, guys. Kita kayo sa next video. Yosuke!